nagmatigas at nakipaghabulan pa sa mga pulis ang isang lalaking nahuling nagbi-video sa impila ng Manila Police District. Kinukuhanan niya umano ng video ang pagbibigay ng salaysay ng isang driver kaugnay sa kaso ng hazing victim na si Horacio Castillo III. Malapanos man siyang tumakas sa MPD, natuntun naman ng mga pulis ang kanyang bahay. Panuorin natin itong mismong operasyon para siya ay madakip sa eksklusibong pagtutok ni Emil Sumangi. Dumulog sa Manila Police District kaninang madaling araw ang isang lalaking nagpakilalang Arvin Tan na magre-reklamo raw makaraang tutukan ng baril. Meron kang sinunutok sa akin ng baril sa station 8. Ngayon, gusto ko sana i-report. Tapos, Ganito po, yung sinasabi niyo. Procedure ba? Dito po, sa opisina po ng General Assignment. Ngayon po kasi po, ano procedure? Punta nga po dito sa investigador dito sa General Assignment. Kasi homicide section po ito. So bali po itong mga reporter natin, nag-o-cover lang po ito. Hinabol siya ng mga pulis. Kumuha raw kasi ng cellphone video sa loob ng opisina ng homicide section si Tan habang naroon ang Uber driver na nagbibigay na salaysay tungkol sa kaso ng UST student na si Horacio Castillo III. Pero binaliwala niya ang mga pulis na nagtangkang kumausap sa kanya. Excuse me, Nagmatigas din si Tan ng hingan ng ID. DILG po kayo, PSG po kayo, ano po ba kayo? Ano ka ulit? Ba't po kayo nagmumura, sir? Ba't yung nangyarangan? Hindi kasi ho, meron mo kaming witness doon, nagbibidyo kayo kanina. Pinaanas nyo kasi yung mga media. Sinaanas ko? Yung mga media kanina. Kaya lang si Medyo ako, talo mo si Medyo ako. May pagkakataong minura pa ni Tan ang mga pulis. Ito na lang po, burahin nyo po yung video na kinuna nyo sa amin. Tignan mo yung protocol ng PSG. Tignan mo muna kung sino ako. Tignan mo muna. Sir! Ano mo, Peke? Huwag yun ako biruin. Sige na, sige na. Hindi ko kaya ano yun. Sige na, sige na. Hindi. Huwag na kayo magpatawa. Huwag mo kayo magmura, sir. Mga cellphone nyo, Peke. Mga mic nyo, Peke. Nang magtapo ng upos ng sigarilyo si Tan sa harap ng pulis, dito na siya hinila ng mga otoridad. Biglang inabante ni Tan ang kanyang sasakyan at inatras para makaikot. Hinabol pa ng mga pulis si Tan pero hindi siya inabutan kahit tinamaan daw ng bala ang mga gulong nito sa likod. Kinaumagahan, natunto ng MPD ang bahay ni Tan sa Quezon City. Dahil nagkulong si Tan sa silid ng kanyang townhouse na nasa ikatlong palapag at dahil ayaw magpahuli, ang MPD SWAT na ang humawak ng sitwasyon. Binayo na ng battering ram ang pintuan habang ang entering team pumila na sa tabi ng pader at binuntutan na ang kanilang kasamang may kargang ballistic shield. Nang mag-iba na ang pintuan, nilusob na ng mga pulis ang kwarto ni Tan. Pero ang suspect, lumabas sa terrace. Lalong naging makapigil hininga ang mga tagpo dahil ang suspect sumampa sa ibabaw ng terrace habang ang mga paanyay nasa bingit na ng pasimano. Narito naman ang kuha ng aming cameraman na nakapwesto sa ibaba ng townhouse unit ng suspect. Napasigaw na ang mga pulis dahil itsurang lulundag daw ang suspect. Dito na nilundag ng mga pulis si Arvin at tuluyang nakontrol. Mula sa isa pang kuha ng kamera sa labas, makikita muli kung paano inaresto si Arvin at kung gaano kataas ang pwede niyang kalaglagan sakaling gumrabe ang sitwasyon. No comment ang kampo ni Arvin pati ang kanyang mga abogado. Sa video ng MPD, ilang hinihinal ang prohibited drugs at paraphernalia ang nakunan sa silid ni Arvin. Pero kailangan pa raw itong kumpirmahin. Sinamsam ito ng mga pulis para siya sa atin. Mula sa kanyang townhouse, idinretso si Tan sa ospital ng Maynila para sumailalim sa medical examination. Inaasahan ng mga pulis mabibigyan linaw nila sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon ang ugat kung bakit lumikha ng eksena sa himpilan pa ng pulisya si Tan.
Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.